Jeremias 33, talatang 3. Tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Sasabihin ko sa iyo ang mga kahanga-hanga at mahiwalong bagay na di mo pa nalalaman. Jeremias 29, talatang 11 hanggang 14. Dahil alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa ikabubuti ninyo at di sa ikasasama ninyo, mga planong magbibigay sa inyo ng isang future na puno ng pag-asa. Tapos tatawag kayo, lalapit at magpipray sa akin at papakinggan ko kayo. Pag hinanap niyo ako, makikita niyo ako. Kung buong puso niyo akong hahanapin, matatagpuan niyo ako, sabi ni Lord. Ang ating mga talata na binasa ay mula sa ang Biblia Pinoy Version. Ang mga pamilya na ating ipapanalangin sa umagang ito, ipagdadasal natin ang kanilang physical na pangangailangan, spiritual na pangangailangan, financial na pangangailangan, emotional na pangangailangan, at relasyon na pangangailangan. Panginoong Diyos, Ama, tinataas po namin sa iyo sa umagang ito. Diyos ng Abraham, ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng Israel, Ama ng aming Panginoong Hesus. Tinataas po namin ang mga pamilyang ito. Ang Aquino family, ang Inamno family, ang Galang family, ang Roque and Magno family, ang Angelito and Pagdilaw family, ang Batuhan family, ang Shuoy family, ang Pudo family, Tolentino family, Abinido family, Tinana family, Balanza family, Malyari family, Carson family, Garcia family, Domingo and Lorenzo family, Castillo family, Asperas family, and Ladignon family. Panginoon, wala po kaming kakayahang mailapit ito maliban sa iyong sa iyong grasya at awa at sa aming pananampalataya sa iyo. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, ang aming mga binanggit na apelyido, pamilya, ay dalangin po namin na ikaw po ang patuloy nakikilos at magpapala sa lahat ng kanilang kailangan sa buhay. Diyos Ama, ikaw po ang aming inaasahan, ang Banal na Espiritu Santo ang gagabay sa kanila, magbibigay ng protection, guidance, and direction, at ganun din po, kagalingan sa kanilang pangangailangang physical, emotional, and mental. Tinataas din po namin ang mga financial nilang pangangailangan. Tinataas po namin na kung sila walang trabaho, dalangin ko magkaroon sila ng magandang hanap buhay na makakatulong sa kanilang pamilya. Tinataas din po namin ang mga humaharap sa mga mabibigat na pagsubok, physical, mental, emotional. Dalangin po namin na padala mo po sila ng anghel, na arresting angel, to arrest yung mga kinakaharap nila na hindi mo pinayagan pero dumarating sa buhay nila. Arresting angels, we allow you to move mightily. Ang warriors angels to fight for them. And may kinakaharap man silang persecution, we pray for the warriors angels to be with them. The guardian angel, Father God, na mag-guard sa kanilang action, iniisip o gagawin. Tinataas din po namin ang ministering angels to minister sa kanilang buhay. Hindi po maikakaila ang mga pagsubok na dumarating sa buhay ng bawat isa sa kanila, Panginoon.
We cannot deny the fact, Father God, that as long as narito kami sa fallen world, ay talaga may mga bagay na hindi namin maunawaan. Subalit ang mahalaga sa amin ay magtiwala lamang sa iyo. Ngayong umaga, Lord, tinataas din ang financial provision sa lahat nilang pangangailangan. Ito po yung mga bills at mga obligation. I pray, Father God, that you will help them. Tinataas din po namin ang mga pamilyang ito, Panginoon, ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Kung meron po nag-aaral, dalangin ko ang iyong divine protection, wisdom, and knowledge, Father God. At kung ang kanilang mga anak po ay nagtatrabaho, dalangin po namin ang iyong promotion, ang iyong provision, Father God, at iyong protection. Tinataas din namin po. Kung sila ay nagtatrabaho, dalangin namin, ingatan mo po sila at gabayan. At sa lahat po na may mga hindi po namin nabanggit, dalangin po namin ang banal mong pagkilos sa kanila, Panginoon. Salamat po at ikaw po ang aming inaasahan sa amin sa buong araw na ito. At ikaw po ang aming pinagkakatiwala, nagagawa ka ng himala, katugunan at pagkilos mo sa mga desisyong aming gagawin. Salamat po, Panginoon, at ngayon pong umaga, tinataas po muli namin ang Aquino family, ang Inamno family, Galang family, Roque and Magno family, ang Hilito and Pagdilaw family, Batuhan family, Siuoy family, Abinido Bodo family, Abinido Tolentino family, and Abinido family, ang Tinana family, ang Balanza family, ang Malyari, ang family, Father God, ang Carson family, ang Garcia family, Domingo Lorenzo family, and Castillo family, Aspiras family, and Ladignon family. Malakias, Kapitulo 3. Ang reward sa mga faithful. Sinabi ni Lord, ang sasakit niyong magsalita tungkol sa akin. Pero sinasabi ninyo, ano bang sinabi namin laban sa inyo? Ito ang sinabi ninyo, useless ang mag-serve sa Diyos. Ano bang mapapala namin kung susunod kami sa utos ni Lord na makapangyarihan sa lahat at ipakita sa Kanya nagsisisi kami? Isa nakikita namin, kung sino pa ang mayayabang, sila pa ang blessed. At ang mga masama, ginagalit na nila ang Diyos pero sagana pa rin sila at hindi pinaparusahan. Pagkatapos nag-discuss ang mga gumagalang kay Lord tungkol sa mga bagay na ito, narinig ito ni Lord, kaya isang libro na magpapaalala sa event na ito ang ginawa at pinasulat dito ang mga pangalan ng mga gumagalang kay Lord. Sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Sa araw ng aking pagkilos, magiging akin sila at ituturing ko silang special sa akin. Kaawaan ko sila gaya ng mga magulang na naawa sa mga anak nilang masunurin. Tapos, makikita ninyo uli ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong nagsiserve sa Diyos at yung hindi. Malakias, Kapitulo 4. Ito ang sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Dumarating na ang araw ng paghukom. Sa araw na yon, ang mga mayayabang at ang masasama ay susunugin sa napakainit na pugon hanggang maging abo na lang sila. Pero kayong mga gumagalang sa akin, maliligtas kayo gaya ng pagpapagaling sa inyo ng sikat ng araw. Lulundag kayo sa tuwa gaya ng mga bakang nakalabas ng kulungan. Sinabi ni Lord na makapangyarihan sa lahat. Sa araw ng aking pagkilos, tatalunin ninyo ang mga masama at magiging parang mga abo sila na tatapakan ninyo. Lagi niyong tatandaan ang mga batas ni Moses, ang mga instruction at mga utos na binigay ko kay Moses doon sa Mount Sinai para sundin ng lahat ng mga Israelites. Pero bago dumating ang pagkatakot na araw ni Lord, ipapadala ko sa inyo si Propeta Elijah.
aayusin niya ang mga relationship ng mga magulang at ng mga anak nila. Kung hindi, darating ako at isusumpa ko ang lupain ninyo. Blessed life, blessed morning. Naligaw po tayo kasi may ginagawa palang karsada dyan sa dinaanan natin. Pero right way po yan, naging wrong turn. So we are waiting right now para makabalik dun sa isang karsada at tayo ay makauwi na sa Southern Heights. Ayan po, turn right po tayo dyan. Actually, one way po yan because ginagawa yung karsada ay dyan tayo dumaan. Kaya yan po yung sitwasyon. Katatapos lang din po gawin yung karsadang yan. Kaya one way po yan. Babalik po tayo kung saan tayo nang galing later. Yung Villa Antonio before, yun po yung lugar na ating nag-turn right po tayo kanina. Yan. One way po yung dinaanan natin, kaya lang wala po ibang dadaanan talaga. Yan po yung ano, Villa Antonio, yung kaliwa niyan, may resort po yan. Diyan po tayo nag-turn right kanina kasi nga po one way din. So yan. So we are going back to Southern Heights, United Better Living. Medyo malalim po ang lugar na ito kaya alanganin ng mga e-bike. Kaya pali dito kami na muntik ng bumalintong yung nag-arkila kami ng tricycle from Mutual Homes Gospel Christian Church para i-deliver yung slightly used na refrigerator. So God bless po sa panonood. Ingatan nawa kayo ng Panginoon. Learning center.